Hi guys! Magandang gabi! Andito naman po ako muli sa aking panibagong vlog. Naway suportahan niyo po at panoorin ang aking lulutuin ngayong hapunan namin. Ang aming hapunan ngayon ay ang aking ginawang toge na ginisang toge. Ayan. Pero ang gagawin ko po ay lalagyan natin siya ng ibang flavor. Tara, samahan niyo po ako na magluto ng aming masarap na hapunan. Ito po ang ating mga sangkap. Siyempre, ang ating ginawang toge, pork, repolyo, sweet kamote, garlic, at saka onion, ang bagyo beans, carrots, at saka ang ating beer. Alagyan din po natin ito ng pampalasa na asin, oyster sauce, patis, at paminta. Ayan, ito po ang ating mga sangkap na gagamitin. Ang una po natin gagawin ay initin po natin ang ating kawali. Kapag mainit na po, ilagay na po natin ang ating oil. At ang ating bawang. Ang bango ng bawang talaga. Tapos ang ating dininto ang sibuyas. Ayan, ang ating dininto ang sibuyas. Ang bango. Sarap pala magluto dito sa loob ng dining. Sunod po ang ating pork. Pwede naman po ninyo gamitin kung anong gusto nyong pang sahog. Halimbawa ay sipon o chicken o ano pa man po. Pero sa akin ay pork. Dahil ito yung meron ako ngayon. Hintay lang po natin siya matuto. Isa lang po natin siya maigi para siguradong maluto ang ating pork. Sige, mabasa rin lang isa po nito.
Ibigay lang po ng pizza. Para hanggang sa ito'y maluto. Lagyan po natin ng konting tubig para lutuin natin ang ating pork. Dahil pumuputok po siya eh, sa mantika. Ayan. Kaya lagyan natin ng konting tubig. Guys, lagay pa tayo. Ay, baka mabasa rin yung aking lamesa. Lagay pa tayo ng place. Lutoy lang po natin itong baboy. Takot ako baka mabasa yung lamesa sa induction. Isayin po natin maigi ang ating pork. Thank you.
Nilang po natin na maluto. Pula-pula na po. Ibay na po natin ang ating samuto. Lagyan lang po natin ng konting tubig ang ating kamote dahil para maluto po ang ating kamote. Dahil ang kamote ay medyo matagal maluto kumpara sa ibang mga gulay natin. Kaya lulutuin po muna natin siya konti. Lalagyan na po natin ang ating carrots. Thank you.
Lalagyan na rin po natin ng ating bago di. Lagay po tayo ng oyster sauce. Nadagdag pang kalaki na. At konting kapis po. Ano na tayo ng timpla. Dahil mo na umalat po. At pamita. Ang sarap tignan. Ilagay na rin po natin ang ating togo. Yung ating homemade togo. Ating repolyo para hindi po ma-overcook ang ating gulay. Sabay-sabay na natin silang lahat. Nabango. At lagay na rin po natin ang ating pampalasa na Red Horse. Kunti lang po. Mga 1/4 cup lang. Po natin tikman.
po tayo ng asin. Lagay na rin po tayo ng umami. Konting umami. Na malapit na po maluto. Natin kung tama ang lasa. Sarap na. Sakto. Sarap. Masarap na toge na may kasamang red horse. Maluluto na po yan. Pero kung gusto niyo ng half cook, okay na po yan. Pwede nyo na pong hahuin. Kaya sa gabi po ngayon, kailangan lutuin natin. Hindi pwede half cook. Mahirap hindi matunawan. Patayin na po natin ang ating kalan. Tapos na po ang ating masarap na ginisang toge na may red horse. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsuporta sa aking munting vlog. Sa mga hindi pa po nakakasubscribe, pakisubscribe po ang aking munting channel. At pakihit button na rin ang ating notification bell. Ayan po. Maraming salamat po. Ito na po ang ating masarap na ginisang toge. Ito na po mismo ang ating ginawa na homemade toge. Maraming salamat and God bless you all. Bye-bye.